Ito po ang unang gabi ng hot seat sa Bandila kung saan makaka-one-on-one po natin ang mga kandidato ngayong halalan. 30 segundo lang po ang ilalaan sa kandidato para sagutin ang mga tanong namin. At kapag ayaw niya pong sumagot, itataas lamang niya itong puting bandila. At yung pong may mga internet, pwede kayong magtanong. Pumunta lamang po sa fanpage ng Bandila sa Facebook. At ngayong gabi po ang unang nasalang namin sa hot seat ay si Joey De Venecia, kandidato sa pagkasenador ng Puwersa ng Masang Pilipino. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, sis. Siguro ang unang tanong, bakit ba kayo tatakbo? Ano ang gusto niyong gawin sa Senado? Una-una po, yung danasan ko yung korupsyon dun sa ZTE scandal, ay nakita ko gano'ng kalaganap ang korupsyon sa ating bayan. Kaya po ako tumatakbo ng para senador para mabawasan ang korupsyon sapagkat yun po ang kumakain ng kinikita ng ating bayan. Paano matutupad yun sa loob ng Senado? Pagsumpo ng korupsyon. Una po sa mga batas na pwedeng isulat, no, unang-una yung line item budgeting. Ang budget kasi ngayon ay nakalamsam under the president. Kung line item budget, ay malalaman natin kung saan pupunta ang pera. So, paano okay, po yun? Wala pang 30 seconds yun. Oo, 30. Andali sumagutin, Joey. Pero paano yun? Kung hindi pumutok yung ZTE, palagay nyo tumatakbo ko ngayon bilang senador? Hindi po. Gusto ko po yung pribadong buhay ko and just to be a normal person, yun po talagang gusto kong buhay. Kaya lang, may calling na tumakbo. So, kaya po ngayon tumatakbo. Ang tingin kasi ng iba, sinasamantala ninyo yung, syempre, na headline kayo, nandun kayo sa lahat ng mga TV channel, lahat ng balita, parang taking advantage of that kind of publicity. Hindi naman po, hindi naman po natin tignan kasi ang laki ng sakripisyo ko sa buhay ko. Maraming banta sa aking buhay. Telepono ko naka-wiretap. Ang tatay ko ay pinatalsik mula sa kongreso. So malaking price ang to pay just para sabihin lang katotohanan. Mm-hmm. So bago po kayo na suot dito sa ZTE, balikan po natin ano, kasi sinasabi nila, kaya raw kayo nagbunyag. Dahil hindi sa inyo nabigay yung kontrata. Wala naman magbibigyan ng kontrata kasi may bidding yan na hindi nangyari. Itong broadband industry dapat may bidding under the law. Mm-hmm. Walang bidding. So, yun po ang nangyari. At kung may bidding man, PLDT would bid, Globe would bid, Digital, mga malalaking kumpanya. Mm-hmm. So, yun ang importante. Ang pribadong sektor ang makikisama para itayo itong network para sa gobyerno. Kasi, ma'am, susunod na tanong, marahil, Joey, no? Paano raw kung senador na kayo, hindi kaya mag-bidding kayo o meron kayong papasok pa kayo sa mga kontrata sa gobyerno? Hindi po. Actually, yung ZTE nga, that's the first government, but it was a developmental project, no? So, I never deal with government. First time ko nga may involved sa gobyerno ngayon or sa politika. I've always been in the private sector. Mm-hmm. Nabanggit nyo yung sakripisyo na ginawa nung inyong ama, pero lately, bati na sila ni President Gloria Macapagal-Arroyo, si Manay Gina, nabanggit niya. So, kayo ba'y napatawad niyo na din si Pangulong Arroyo sa sinasabi niyo mga naging kasalanan niya? Para sa akin po, hindi. Kasi talagang malaking ginawa niyang katiwalian sa ating bayan kasama ng kanyang pamilya. Yung kay Manay Gina, that is true. Na-reconciliation sila. Mm. But I respect her personal decision niya po yan. Mm-hmm. Kaya lang, ang aking ama ay hindi po nag-reconciliation. Si Manay Gina lang. And I respect okay her for that. Inyo. Okay lang because ayaw niya ng animosity sa buhay niya after we lost my sister in the fire. So sa tingin niya, sa akin tingin, it's good for her na at least magkaibigan na sila ng GMA and there's less resentment to carry. No? Pero kung sakali pong manalo kayo bilang senador, ano po? Bubuksan niyo pa ba ang hearing ng ZTE? Nasa hukuman na po yung hearing ng ZTE. Mm-hmm. 2 years na sa Senado, so nasa hukuman na pati si Chairman Abalos at saka si Secretary Neri ay nasa Sandigan Bayan na. So it's in the right place right now, so dapat andun na yun. Unless there's new evidence na kailangan imbestigan sa Senado. Kaya kasi lang po, si Senator Aquino gusto niya magtayo ng komisyon na siyang bubusisi sa mga unfinished business o unfinished issues ng administrasyong ito. Hindi na kayo sanghayon doon.
Well, okay lang sa akin. Kalang palagay ko, marami siyang problema kung manalo siya kasi ang fiscal deficit natin napakalaki, 300 billion. Marami siyang mamanahin na problema. So, ewan ko kung mayroon pa siyang oras para gumawa ng oversight committee para tingnan yung mga kasong hindi pa. Iwan na lang sa Senado yun or sa Kongreso. Eh kasi maging si June Lozada hindi masaya dun sa naging resulta ng imbestigasyon ng Senado. Well, ako sa akin, pa aking palagay, nasa hukuman na. So let the justice system decide. Kasi you cannot hold anybody accountable naman kung wala ka sa hukuman. Sa Senate naman, only for in aid of legislation po yun. Joey, binabasa ko yung mga nag-tweet sa akin ng mga tanong. Etong isa, si Greyhounds, nabanggit niya na